Sa gitna ng usapin sa PUB Modernization Program, iminida ng isang grupo ang disenyo na modernized jeepney na mukha pa rin tradisyonal at gawa pang Pinoy. At kasunod ng pagtutol sa isang linggo sanang tigil pasada, inilatag ng grupong manibela mga napag-usapan sa pulong sa Malacanang. Saksi si Jamie Santos. Pasada na ngayong araw ang grupong manibela at pistola, kasunod ng pulong nila sa Office of the Executive Secretary at dating LTFRB Chairman at ngayoy Presidential Communications Secretary Cheloy Garafila. Ayon sa manibela, sumang-ayon ang Malacanang na huwag biglain ang pagpapalit o pag-phase out ng mga luma o tradisyonal na jeepney. Namamahalan nga rin daw ang palasyo sa modernized jeepney o minibus na hanggang 2.6 million pesos ang halaga. Sabay-sabay nga naman daw talaga, hindi po talaga kakayanin. Sila na rin po ang nagsasabi na bakit ba naisipan na ganito kamamahal yung mga unit. Uy, nagpapasalamat naman sa kanila. They have made their point very clearly na kailangan natin tignan at pag-aralan ng mabuti. Kailangan natin tignan ng mabuti na hindi tayo nagbibigay ng dagdag na pahirap para sa ating mga transport workers. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, pansamantalang papayagan na mamasada ang mga tradisyonal na jeepney. Basta raw mag-consolidate o sumali sila sa kooperatiba. Eh hanggang kailan naman kaya? Hindi man indefinite. Hanggang mapalitan sila, no? Kung meron ng enough capacity, alimbawa marami nang nag-order ng mga modern jeepney, no? And that itong capacity na ito I will be enough to support the requirement, kailangan siguro phase out na natin. Matatag, matibay at kayang sabayan ang pabago-bagong panahon. Ilan lang daw yung katangian ng modernized jeep na tinawag na iconic ng grupong Association of Committed Transport Organization Nationwide o ACTONA. Kitang-kita pa rin ang forma ng tradisyonal na jeep pero version 2.0 na raw ito. Mas maganda ito tangkilikin dahil sariling atin po ito. Ito ang kauna-unahang sasakyan ng Pilipinas. Kaya nga pinagmamalaki natin dahil sinabi nga nila, ito ang pambansang sasakyan ng Pilipinas jeep. Sa modernized jeep na ito, iba na ang entrada at mas mataas ang headroom. Kasya ang 24 na pasahero. Punong-puno rin ito ng electric fan. May CCTV pa at emergency at PW exit. Wala na rin daw itong ibinubugang maitim na usok sa tambucho at matipid pa sa diesel. Euro 5 po yan. Napakatipid po. Matibay na matibay. Yung mga traditional jeep nga natin, tumatagal ng 20 years to 30 years, ganun din po yan. Ayon sa ACTONA, nagkakahalaga lamang ito ng 1.3 million pesos. Pasado na po sa DTI, pasado na rin po sa DOST po. Kung ito raw ang papayagan ng gobyerno, susuportahan daw ito ng ilang chopper ng jeep na nakausap ko. Yung tibay niya po, subok po natin kasi ang gumawa po niyan, yung gumawa rin po ng mga jeepney natin na traditional. Yung mga nilabas nila nung una, mga hindi naman jeep po yun eh, minibus po yun. May binubuo ring prototype ang isa sa pinakamatagal ng manufacturer ng jeep sa bansa. Sa datos ng LTFRB, sa mahigit 150,000 na unit ng jeep sa buong bansa, nasa lampas 5,000 pa lang ang napalitan na ng mga modernized jeepney o minibus. Bukod sa pagpapalit ng unit, tinututulan din ng ilang operator at driver ang pagsusuko ng kanilang mga individual na prangkisa. Pero sabi ni Valbuena, bukas din ang pamahalaan na payagan ng individual na franchises bukod sa mga prangkisang ibibigay sa mga kooperatiba. Sagutin, yan ang matagal na naming hinihintay. So ito po yung nakapagpabago sa aming isip para tumigil na doon sa transport strike. Pag-aaralan naman muli ng DOTR ang Omnibus Franchising Guidelines na inilabas noong 2017. Pero ang gusto ng piston, ibasura na ito. Bagay na hindi raw pwede, sabi ng DOTR. Hanggat nananatili po yan, ay nananatili yung ating pangamba. Hindi naman siguro. Pero kasi kailangan mo magkaroon ng guidelines, eh, di ba? Di ba? Hindi, wala tayong susundin. Sa gitna ng usapin tungkol sa PUV Modernization Program, giit ng manibela. Hindi po tayo tutol doon sa modernisasyon. Ang atin lang panawagan, dapat ito ay makatao, makatwiran, at walang maiiwanan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi.